Day mga kachika, welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe lamang po at i-click ang notification bell para laging updated sa aking chika. Jeric Gonzalez, binasag na ang katahimikan, may isiniwalat tungkol sa kanila ni Rabiya Mateo. Paalala lamang po, ang videong ito ay base lamang po sa mga nakalap na impormasyon na nag-viral at naging usap-usapan ngayon sa mga social media platforms. Tinuldukan na ni Kapuso actor at isa sa mga bida ng Startup PH na si Jeric Gonzalez ang espekulasyon noon ng mga netizen na hiwalay na kaagad sila ni Miss Universe Philippines 2020 at kapwa Kapusong si Rabiya Mateo, batay sa kanilang mga galawan sa social media. Napansin ng mga online marites ang pag-unfollow ng dalawa sa isa't isa noong 20 ng Hunyo. Kapag daw sinirk sa kanika nilang IG accounts ang mga pangalan nila ay hindi na raw ito lumilitaw. Napansin din ng mga netizen na tila burado ang mga litrato ni Jeric sa IG ni Rabiya, gayon din ang mga litratong magkasama sila. Kung bibisitahin naman ang IG account ni Jeric, naroon pa naman ang kanilang mga litrato. Dumagdag pa sa chismis na ito ang Instagram post ng showbiz columnist na si Lolit Solis na tila away bati raw ang dalawa, at nag-alala pa nga itong baka makaapekto sa showbiz career nila ang mga negatibong balita tungkol sa kanilang relasyon. Na-issue rin ang mga kumakalat na litrato ni Jeric kung saan tila makikitang may katokohan siyang kapwa lalaki. 29 ng Mayo, may cryptic post si Rabiya na tila may pinagdaraanan siya, at to the rescue naman ang kapwa beauty queens. 27 ng Hunyo naman nang magkaroon ng Instagram post si Rabiya matapos niyang ipakita ang kanyang glow-up photo na may cryptic caption. Pinasalamatan ni Rabiya ang kanyang glam team na nasa likod ng kanyang photoshoot. Hi, ako pala yung sinain mo. Joke, saad ni Rabiya sa kanyang caption. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Magkomento lamang po at para laging updated sa susunod na chika, huwag kalimotang mag-like, share, subscribe and click the notification bell para sa susunod na balita.